Hello and welcome back to Pangaraniwang Developer Program Structure Track. In this lesson, we're going to discuss yet another sample program, which is yung pag-calculate ng trajectory ng isang object na lumilipad sa ere given input angle and velocity. Itong problem na to, itong function na to, you'll see this a lot in computer games, especially those that require things flying in the air na affected ng gravity. Sabihin natin Angry Birds, kailangan mo yung malaman kung paano lumilipad yung mga ibon. Kahit Mario, yung pagtumalon si Mario, this whole process na i-discuss natin forms the basis of all that. Also, in this sample program, dito na may kita yung basic na ginagawa ng isang programmer. Not just speaking in an academic sense, yung parang ginagawa ng programmer sa school, kung may assignment, may machine problem, and all that. Pati na rin an actual professional work. Whether you're working with business software or finance software, kadalasan, meron kayong may encounter na papagawin sa'yo na wala talaga kayong idea kung paano gawin. For example, pag-calculate ng payroll. Kung pinapagawa ka ng isang payroll system, hindi nyo alam paano kinakalculate yung payroll. Same thing rito. Pag-calculate ng trajectory, sino man nakakaalam kung paano gawin yan. Programmer ka lang naman, di ba? Dito sa process na to, we're going to first identify kung paano susolve yung problem na yun. How it's supposed to be solved. Kumbaga, kung sa payroll system yun, tatanungin mo yung accounting ng kliyente nyo kung paano kinakalculate yung sweldo ng mga employees. So in this case, pupunta tayo sa Wikipedia or punta tayo sa mga physics book para makita natin paano kinakalculate yung trajectory ng isang bagay. So we start with the initial problem, which is yung paano natin ipa-find yung location ng isang object given a certain period of time. Kasi pag nakuha na natin to, we're just going to go through yung by the second o by the millisecond. Then re-recalculate na lang natin yan. Then mamaya may kita na paano na gagamitin itong question na to form yung trajectory natin. So how do you find the location of an object after a certain period of time? We further break this down, palitin pa natin yung program na to into components. Kasi yung location ng isang bagay when it comes to the trajectory, halo ito ng distance, yung layo ng bagay na linipad ng bagay mula sa atin, pati yung taas, yung height ng isang bagay, kung kano kataas siya sa ground. Unahin natin yung distance. Yung distance, that's just speed times time. Very, very basic. Yung height naman, after a given amount of time, also it's vertical speed times time. Pero kailangan natin i-take into account yung drop, which is yung effect ng gravity. So pag tinignan nyo yung mga physics book para malaman nyo kung ano yung drop na isang bagay, that's just 1/2 gt², where t is yung time. Problema natin ngayon, yung horizontal speed at yung vertical speed, wala tayo nun. Kailangan na siya i-calculate pa. So how do you find the horizontal and vertical speeds of an object given yung velocity and angle niya? So yan, that's just basic trigonometry and basic physics vertices. So horizontal speed would be yung cosine ng angle times velocity. Then yung vertical speed would be yung sine ng angle times velocity. So given yung ating formula na re-research natin, proceed na tayo sa paggawa ng program. Meron tayong record position containing yung distance and height. Gamit natin record rito kasi pampadali ng buhay natin. Same functions natin can only return one value. Pwede tayong mag-return ng array pero ang array doesn't have any way para malaman natin logically kung ano yung ginagawa ng item 0 o item 1. Kaya mas mabuti, we're going to use just a record. Para at least may pangalan yung items na i-return natin. Kasi dalawa yung i-return natin. Anyway, so yung actual function, that's just get position. Input is angle, velocity, and time. Yung distance, just apply the formula. Height, we just apply the formula. Medyo mahaba yung line pero walang problema. Kasi this is still valid, wala code. Kasi hindi pa natatabo yung statement kasi may minus dun sa dulo. And in the end, we're going to return a position record containing the value of distance and the height.
So, yun yung pag-apply lang natin ng formula. Then, we're going to create the main function. This is another way to define yung beginning ng wala program natin. Previously, dun sa simplifying fractions, we just consider the entire program as an iterative script. Kaya wala tayong main. Kasi entire program na yung main. In this case, we're just going to follow yung ginagawa ng mga C languages, C-inspired languages, na meron tayong main function at doon nag-uumpisa yung program natin. So there yun, function main, get the angle, get the velocity from the user, then iterate over 0 to 10. So yung time natin would be processed from 0, 1, 2, 3, up to 10. Then for every iteration, kukol natin yung get position. Kukol natin yung draw, pero kasi ang ginagawa lang ng draw is draw something at position. We're not going to discuss yung draw something at position. We're just going to focus on the get position. And here's our entire program. Paano tayo nagka-calculate ng trajectory? Let's do a quick run-through of paano siya ginagawa. First, input angle. That's just 45. Input velocity. Sabihin na 70. Kasi maganda yung itsura ng trajectory na to, 45 at 70. Then iterate tayo. Start tayo for time from 0 to 100. Umpisa tayo sa time 0. Then we draw get position. Then proceed tayo dun sa get position. Get position, input is angle 45, velocity 70, time is 0. So distance natin is 0 kasi yung time is 0. Height natin is 0 kasi yung time natin is 0. That's basic math. Then re-return natin position na ang laman ng position is 0 and 0. So yeah, return value niya is position containing distance, which is mapped to 0. Height is mapped to 0. Then next iteration, proceed tayo 45, 70, time natin is 1. Ang makukuha natin na value dyan is distance 49 point something and height 44 point something. Then re-return lang natin yan. So yun, return tayo na isang bagong position na record. And hindi na na-mention kanina, idodraw natin yun. Pero since hindi natin diniscuss paano tayo nagdodraw, assume nyo lang na nagkaroon ng drawing at that position dun sa screen natin. Okay, so just proceed up to dun sa 10. Pagdating sa 10, tuloy-tuloy lang tayo. Ang makukuha natin is 494 point something. And height equals 4.9 something. So, itsura niyan is this. So, start tayo from 0. Magkakaroon isang pa-curve na trajectory. And, yan. Yun na yung output natin. Assuming na na-properly implement natin yung draw. Draw something at the position. Ito yung magiging itsura niya. So, that's the output of our program when using this version of the code. What if binago natin yung iteration? Instead na nag-iterate siya by 1, sabihin natin mag-iterate ka by 0.1. So, start from 0, next na iteration mo 0.1, next iteration mo 0.2, next is 0.3, and so on. The whole process would be the same. Ang difference lang is yung itsura ng ating trajectory. Ang output ng ating program is like this. So, mas klaro yung lipad ng object natin. Anyway, so that's our program, trajectory program. And again, just follow yung links na nag-pop up para makita nyo yung various parts ng ating program. Para makita nyo yung explanation dun sa various parts ng ating program structure.